anong gagawin natin para maiwasan yung mga what if, yung mga regrets sa buhay natin na hindi natin ginawa. Dapat maiwasan natin yan para sa buhay natin, wala tayong nilingunin na sana. Di ba? Walang ganon. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mag-delivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kayo, Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMD Rockstar, for your free financial education and investment opportunity. And SMDC Rockstar, sa lahat mo gusto maging seller ng SMDC properties, mga OFW po ha. And yeah, reveal. So, sa lahat ng mga gusto maging business partners kami, maraming salamat po sa inyo lahat sa nagbigay ng intention. So, now meron na tayong stockies and resellers. Okay? Alright, so pag-usapan natin, paano nga ba natin maiwasan ang mga katagang what if? Yan. What if sa buhay natin? Huwag tayong, ito, sasabihin lang sa inyo ni Rockstar, huwag tayong mabuhay na may what ifs tayo sa buhay. What if ganito? What if ginawa ko yun, di ba? Alam mo, saan ba nang galing itong what if na to, itong topic natin? Kasi itong Saturday and Sunday, nasa bahay lang tayo with my family, nanay. Nandun lang kami 2 days para kay nanay, para mas sumaya si nanay. So, so nakatutok tayo sa dalawa lang, YouTube and sa TikTok. At hanggang sa napukaw ng attention ko, nangyari kay Ryan Bang at kay Yeng Constantino. Yan, sir. No? Alam nyo, familiar ako sa kanila. Pero hindi ko masyadong pinapansin si Yeng. Hindi ko siya masyadong pinapansin. Alam ko singer siya, narinig ko yan. Si Ryan, alam ko nagaganon siya sa ano eh. Sa ASAP. Ay. Sa Showtime. Sorry ah. Nagaganon siya, di ba? Pagka hindi maganda yung ano mo, yun yung gong. Oh, gong. Nag-gong siya. Pero ngayon, I learned to know them deeper. Sa 2 days na yun ah, because of what had happened. Ngayon, fan na ako ni Yeng. Nagpunta ako sa TikTok niya. Nag-follow ako. Ganon. Kasi nga alam niyo naman kasi kasaysayan. Sino po sa atin ang nakasubaybay sa kasaysayan nila? Sa nangyari? Sa revelation. The big revelation sa nangyari sa kanila. So, hindi pa siguro, no? Kasi kagaya ko kayo eh, di ba? Mga 40s. Pero doon sa mga hindi nakakaalam, si Ryan po pala ay nag-attempt na manligaw kay Yeng. Di ba? Nagpadala ng coffee, kumakain sila sa labas, sumasama sa concert, ganon-ganon. Then, all of a sudden, bigla pong tumigil si Ryan sa pagbibigay ng coffee, sa panliligaw. So, si Yeng naman, hindi niya na tinanong anong nangyari. So, akala niya, basta na lang umalis si Ryan nang walang reason or hindi niya alam ang reason. So, syempre, it hurt. Yeah, nasaktan siya ng konti. Okay, that time, kasi ngayon married na si Ma'am Yeng eh. Di ba? That time, okay? So, reason pala si Ryan, hindi siya nagpaalam. Ang reason pala is, kasi naihiya siya that time, hindi pa siya masyadong sikat, tapos wala siyang car. Ano. Akala niya, hindi siya, walang feeling si Yeng sa kanya. Okay, so pareho silang nobody asked question. Kaya ngayon lang nagkaroon ng closure, 'di ba? At ngayon naisip ni Ryan yung katagang what if. What if nagtanong siya kay Yeng? What if nagsabi siya, 'di ba? So yun yung ano, marami nang hinayang sa relationship. Nakikita ko nga na relationship to be na sana, 'di ba? So nakikita ko nga sa TikTok na yung relationship na sana nagkaroon tayo pero hindi natuloy. Mga gano'n, something like that. Pero anyway, happy naman si Ma'am Yeng at si Ryan naman, okay naman siya, diba? So, napag-uusapan lang, sumakay lang tayo. Kasi ako, maraming issue ngayon sa mga showbiz, diba? Pero hindi nila natitinag si Rockstar. Pero this one, parang nagkaroon ako ng, pumatol ako kasi nga ang ganda ng story niya. Yung what if, yan. So, paano ba natin maiwasan mga what if sa buhay natin? Alam nyo, first and foremost po, kaya tayo nagkakaroon ng what if sa buhay. Kasi meron tayong kinatakutan. Di ba? Meron ka dapat gustong gawin, itanong, gawin. Pero natakot tayo. Di ba? Hindi natin siya ginawa. Hanggang sa isang araw, magkaroon ka ng realization or sasabihin mo sa sarili mo, what if, no? What if, alright? Di ba ganun talong? So sa ating lahat, sino may what if sa buhay? Pwede kayo mag-comment. Pwede kayo Doc, ito yung what if ko sa buhay, okay? So pwede tayo mag-share. Ito ngayon, si-share ko sa inyo. Tatlong what if ko sa buhay. At tayo po yung magkakape. At mamaya, didiscuss din natin, anong gagawin natin para maiwasan yung mga what if?
yung mga regrets sa buhay natin na hindi natin ginawa. Dapat maiwasan natin yan para sa buhay natin, wala tayong nilingunin na sana. Di ba? Walang ganon. Huwag ganon ang pamantayan natin sa buhay. Okay? So ito, share ko muna sa inyo ang aking mga what if sa buhay natin. Number one po, nung college ako, ayoko naman talaga mag-edu. Kaya lang that time, yun sabi ni Pastor sa akin, ito lang may access tayo. Sa family ko naman, wala kaming pera. So, nag-aral po ako sa edu sa DLPN. BS Ed, Major in General Science. Yung scientist. Then, after 2 years, nagkaroon na kami ng, meron ng chance para kuhanin yung course na gusto ko. Chemical engineering yan. And gusto ko talaga maging engineer ako. That time kasi uso engineer eh, mga 80s, di ba? Gusto ko talaga maging chemical engineer. Gusto ko maging engineer, matawag na engineer. Engineer Gigi, yan, taray. Pero mas masarap pala, Doc Gigi. So, engineering ang gusto ko. So, somebody offered me, gusto mo bang mag-aral? Mag-aral ka ng chemical engineering, iwanan mo yan 2 years. So, hindi ako pumayag. Sabi ko, sayang naman ang 2 years eh. Natakot ako. Tsaka natatakot ako na nung first year, hindi ako kinakabahan kung first year ako, tapos dinala ako. Nagkaroon ng experience sa college, 2 years. Ang hirap palang mag-aral din eh, di ba? So naisip ko pa, lalo na yung mga chemicals, paano ko yun? Kasi nung chem 1, chem 2 kami, meron kami sa eduk eh. Paano eh, ito nga lang, general chemistry, nahirapan na ako, magka-chemical engineer pa ako. Nadagdagan na yung takot ko. Takot na ako talaga. So sabi ko, I can't make it, tapos may board exam and all that. So yun ang what if ko. So iniisip ko ngayon, what if engineer ako? Yan, ang tawag sa akin, engineer. Nagkaroon din kaya ako ng sabon? Yan, nagkaroon din kaya ako ng reveal? Naging vlogger din kaya ako? Ano na kaya yung na-produce ko bukod sa sabon? Baka meron na rin akong kape. I don't know. Yun yung what if ko sa buhay. Alright? So, second na what if ko sa buhay, lumuwas ako ng Manila, di ba? Nag-NGO ako, alam nyo yan. Pero natakot din ako na babuhay doon. Baka hindi ko kaya yung tao, yung the cost of living, the lifestyle. So, nag-resign ako. Bumalik ako. Pero nandun na yung chance ko eh. Mataas na kasi position ko po, executive director. And assistant program manager, mataas po, and community development specialist. Imagine that position that I had in Manila. So, kumbaga, pag nagkaroon pa ako ng opportunity, of course, mas mataas doon ang kukunin ko, di ba? Pero umuwi ako, I didn't try. So, ngayon, ang what if ko, what if I stayed in Manila? For 16 years na ako sa Manila, imagine mo, ano na kaya ako? Baka ako na yung... ako na yung nasa DNR ako malamang. Yun nga lang, di ako sure. Kasi that time, marami akong classmates nasa DNR, may classmate ako nasa undersecretary siya ng DNR sa Miriam College. Undersecretary ba siya o USEC? Basta something like that, okay? Alright, so yun yung second what if ko. And third, mahaba na pero wag, yung gado na lang, okay? Yun, yung mga nangyari na yun, mga what if ko po, ang pangyayari doon, kaya hindi ko sila nagawa, natakot ako. Pero ngayon, ayaw naman akong tigilan ng what if ng... paano kung yun ang nangyari, di ba? Okay? So, para maiwasan yun, eto suggestion ni Rockstar sa ating pong lahat. Kahit anong edad ka ngayon, 20, 30, 40, 50s, huwag mo ngayon na sa last days of our life, yung isip mo na lang, what if na lang. Walang ganon, okay? So, kaya eto, gawin natin. So, unang-una po, ito, unahin na natin to. Una, para wala ka ng what if sa buhay mo, unang-una, balikan natin si Ryan Bang, di ba? Sir Ryan, you should ask question. Magtanong ka. Tanungin mo na, mahal mo ba ako? Sa mga naliligaw ngayon, tanungin mo na, mahal mo ba ako? Huwag yung basta magdidesisyon ka na lang. Babasi mo sa feeling mo, sa conclusion mo, opinion mo, siguro di niya ako mahal. Siguro di niya, wala tong chance. Kaya, bigla ka nalang tatalikod. Isang tanong lang naman ngayon, isang tawag. Tatawagan kita, isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? Alam nyo ngayon, may nagme-message sa akin, JB, noong Sabado Linggo. Isa naman siyang architect. Sabi niya, sabi niya kasi, alam mo, Doc, crush kita eh, taray ni Sir. Hi po. Sabi ko, naisip-isip ko naman, crush lang ba? Parang akong teenager. Tapos tinignan ko yung profile pic yan, Tara. Naisip ko, crush lang ba talaga? Di ba? So, ngayon gusto ko tuloy siyang tanungin, Sir, crush lang ba? Wala bang I love you? Haharanahin kita, saan lang tayong mapunta, yung tipong
lang po yan, ha? Joke lang. Wag natin sabihin ang pangalan ni sir, pero isa po siyang architect. Matagal na rin yung nagme-message, kaya lang hindi niya matuloy-tuloy. Sir, magtanong ka, Dok, mahal mo ba ako o hindi? Haharanahin kita, saan tayo mapunta? Baka pagdating ng araw, marami kang itatanong, what if tinanong ko si Dok? Joke lang, ha? So you ask question. Ano ba, may chance pa ba ako? Mabubuo pa ba yung pamilya natin? Ano ba, bibili ka ba o hindi? Di ba? Eto yung produkto namin, bibili ka ba o hindi? Di ba? Tatanggapin mo ba ako sa work o hindi? Bibigyan mo pa ba ako na second chance o ano? You ask questions, kapatid. Magtanong ka. Sabihin mo, ano ba, dadagdagan mo ba yung sweldo ko? Punta ka sa HR. Ano ba, mag-i-increase mo ba ako na sweldo? Kasi 5 years na po, eh, wala po increase. Di ba, you ask questions, di ba? Mapopromote mo ba ako? Ako na po ba yung next in line? You ask questions para walang what if. What if you ask? What if sinabi niya, yes, mapopromote ka. Yes, increase ang ka namin. Yes, bibigyan kita ng second chance. Yes, mahal din kita. That will make a lot of difference sa buhay natin. All you have to do is to ask question. Alright? So, second po na dapat natin gawin para wala tayong what if sa buhay is to ask for second opinion. Then ngayon, meron kaming, sabi ko nga, may dinideal kami sa family. Nasa second opinion kami ngayon. Para walang what if. Para wala, di kayo magtanong. Magtanong nga kayo, what if ginawa natin to? So, kung ito yung option A mo, nakita mo, it did not work, punta ka sa option B. Bigyan mo ng chance, kapatid. Baka yung option B pwede. Baka yung person B pwede. Baka yung daan na to, pwede to. So you ask for second opinion, alright? And third po, third, para walang what if sa buhay natin, ang dapat natin gawin is ito, do not stop. Lalo sa mga nag-start magnegosyo, kaka-start mo pa lang, do not stop, do not quit. Alam nyo, sometimes we are quitting too soon. Hindi ka naman dapat nalugi, kaya lang nag-stop ka eh. Kaya iisip mo, what if tinuloy ko tong transaksyon na to? Alam mo, may mga negosyo din ako sinimulan before, na kayo may what if ako. Sir, hindi ba masyado maliwanag? Tinan mo nga, pakakunin ako ni Lord. Lord, what if? Okay lang ba? Pakakunin ako ni Lord. Biglang umaraw eh. Konti paliwanag, kapatid. Ayan. Piling ko kunin ako ni Lord. At least nagtanong ako kay Sir JB, di ba? Hindi yung buong ano ko. Ay, nakikita ko, ano? Di ba? O, nagdududa ako. Okay? So, what if? Do not stop. Do not quit too soon. What if yung this year pala magtatagumpay na negosyo mo? What if this year pala, eto na yung magbibigay sa'yo ng magandang breakthrough. Eto na pala yung product na iniintay mo, di ba? So do not stop too soon. Okay? Do not quit too soon. Right? And third, last po, last. Para walang what if sa buhay natin, you give your 100%. Alam mo, minsan, binibigay natin, sabi mo, ginawa ko naman lahat. Hindi rin eh. Minsan hindi rin, di ba? Yung mga sama naliligaw, yan na ba yung 100% mo? Di ba? Sinabi niya lang, sundin mo ako, matrapi, kumayaw ka na. Di ba? Sabi niya, puntaan mo ako dito. Eh, meron kang ano, kausap. Hindi mo mag-give up, di ba? 100%. Kung talagang mahal mo yung tao na yan, 100% ibigay mo. Di ba? Para walang what if. Okay? Sa negosyo mo, yan na ba talaga? 100% mo na ba yan? Yan na ba talaga? Binigay mo na ba yung natitira mong pera? Ulitin ko example ko. Alam ko lagi ko ito na example. Si Elon Musk, di ba? Gumastos na siya ng $50 million. Naglabas pa siya ng how much? Another $50 million. Di ba? 100% binigay niya. What he has or what he have, ibinigay niya. So ano yung, sa negosyo natin, nabigay mo na ba 100% mo? Sa career mo, 100% na ba yan? Ba't hindi ka na po-promote? Kasi hindi pa 100% eh. Di ba yan naman talaga 100% mo? Kapatid, yung output na yan, 100% na ba yan? Yan lagay na yan, 100% na ba yan? Di ba? Sa relationship, sa family mo, 100% na ba yan? Sa parents mo, yan na ba? 100% na ba? Di ba? Humiling lang parent mo ng isang araw, di mo mabigay, 100% na ba yan? Di ba? Yung pera, yung gusto niya, dagdagan mo lang pera niya, di mo mabigay, di ba? 100% na ba yan? Diba? So, sa kliyente mo, di ba? 100% na ba yan pa ipag-usap mo sa kliyente mo? Sa empleyado mo, 100% consideration na ba yan? 100% na kinoconsider mo na ba sila? So, sa atin po lahat, ibigay mo 100% mo.
para di masabi sarili mo, what if ginawa ko to? What if binigay ko to? Okay? So, deliver sa atin po lahat na magkakapit tayo. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, meron ka bang mga what if sa buhay? Kung wala ka nang magawa, matagal na yun, ayaw mo na. Pero ngayon, yung what if mo, kapatid, kung meron ka pa rin naiisip ngayon, gawin mo na. Okay? So, para hindi tayo mabuhay ng maraming what if sa isipan natin. Okay? Sir, ano ba? Next, meron ba akong ano, reading or ano? O, diretso lang. O, diretso lang natin. Okay? So, huwag tayong mabuhay ng what if. What if. Okay? Huwag tayong mabuhay na may mga what ifs tayo sa buhay. Okay? So, again, naging idol ko na po si Yeng Constantino. Idol na kita ngayon. Idol na kita. And Sir Ryan, hello po sa inyo. Okay, maraming salamat. And please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dati buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go. Thank you po. Let's go.